guys! Today po ay tuturuan ko kayo kung paanong maglipat ng playlist sa WatchLater. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na ang notification bell para updated ka palagi sa aking mga videos! So tara na guys, let's start na! Paano nga ba maglipat ng playlist sa WatchLater? Ang karamihan sa atin ay ang ginagawa kapag ito ay playlist, iniisa-isa natin para mailipat sa WatchLater. Pero this time po, ituturo ko sa inyo ang one time at mabilisang paglipat na ng inyong playlist sa WatchLater. Una po ay puntahan natin ang ating YouTube channel or any account ng inyong YouTube. Sumunod po ay i-click lang po natin ang ating account. Puntahan po natin yung time watch. Make sure po ang ating time watch ay naka 0 minutes. Pagkatapos po nito, ay puntahan naman po natin ang ating history. Ayan. Kung makikita niyo po siya guys, walang laman yung ating history. Dapat po talaga ay cleared yung ating history bago po tayo maglipat sa WatchLater. Next naman po natin ay puntahan ang ating WatchLater. Kung makikita nyo guys, wala rin po mga pending video sa WatchLater. So lahat po ay cleared siya. So ngayon, pwede na po nating ilipat ang ating playlist sa ating WatchLater kung saan po nating account ilalagay. So puntahan po natin yung playlist na ating pagsasalinan. Kung ang playlist mo ay nasa Messenger o sa isang grupo, puntahan po natin ang ating Messenger account. At puntahan po natin ang ating playlist kung saan pong grupo ito nakasali. Kung makikita nyo po, ito yung ating playlist. I-click lang po natin ang ating playlist. Pagka-click nyo po ng inyong playlist, makikita nyo po ito ipapasok sa Google Chrome. Ito na yung ating playlist, pero hindi pa po siya tapos. So, kailangan natin siya ilipat sa watch hours. Kung makikita nyo po, ito yung 130 videos. At kung mapapansin nyo po sa bandang right side, iba po yung account na nakalagay. So, kailangan po natin siyang palitan o kung iyan po yung gagamitin yung account, depende po sa inyo. So, i-click lang po natin siya. I-switch account po natin. Palitan po kung anong account po yung gusto nyong gamitin. Ayan, napalitan na po na natin siya ng account. So, ngayon po ay kailangan na natin siyang ilipat sa ating WatchLater. Ito po yung ating playlist, 130 videos pa rin po. So, ang gawin lang po natin, i-click lang po yung play all. Pag-click po ng play all, makikita nyo po nasa 130 videos pa rin po siya. Pero wala pa rin po siya sa ating WatchLater. Pumunta lang po kayo sa pinakababa po. Kung makikita nyo sa bandang right side, meron pong videos doon at may tatlong dot sa gilid niya. I-click lang po yung tatlong dot. Pagka-click po ng 3 dots, makikita po ninyo ito ang lalabas. Add to queue, save to watch later, at save to playlist. I-click lang po natin yung add to queue. At tandaan po kung anong title po nung in-add natin na videos. So, makikita po ninyo yung ating playlist, nadagdagan po siya ng isa. Naging 131 na po siya. At makikita nyo yung save. I-click lang po yung save. Pagka-click po ng save, ito po ang lalabas niya. Yung watch later. So, i-click po natin yung watch later para po mag-save yung lahat ng videos na nandoon sa ating playlist. After po niyan, puntahan na po natin ang ating YouTube apps sa ating Android phone. Buksan po yung ating account kung saan po natin sinave yung ating videos.
Yan, kung makikita nyo yung ating videos, ay nasa 130. I-refresh lang po natin, puntahan po natin ang history. Tanggalin po natin yung na-play natin na videos kanina sa Google Chrome. I-refresh po, makikita nyo po muli ang watch later ay nasa 131 videos. Ibig sabihin yan, sumobra yung ating videos. Nandiyan po kasi yung isa nating inad na videos. Pero huwag kayong mag-alala dahil may paraan po dyan para maging 130 videos po uli siya. I-click lang po yung watch later. At i-scroll down lang po yung mga videos na nakasave. Puntahan po natin yung pinakadulo ng ating videos. Kaya ako po sinabi na pakitandaan ko ano po yung title ng videos na kaninang in-add to queue natin. Dahil po makikita po siya, nandoon po siya sa pinakadulo o pinakababa ng ating playlist o watch later. Ayan guys, kung makikita nyo po, nasa dulo po yung ating video na dinagdag o in-add. Ang gagawin lang po natin ay i-remove lang po natin siya sa watch later. Pagka-remove po, pwede po natin siyang i-refresh para mabalik po siya sa 130 unwatch videos. Ayan, ngayon ready na po natin i-play yung ating playlist na nasa watch later nang hindi po tayo nahihirapang isa-isahin. Sana po ay may natutunan kayo sa aking munting tutorial. Maraming salamat po!